guys! Good morning! Update lang po ako sa inyo sa aking pamamalengke ngayong araw na to. Today is Friday. Ang palengke day ko talaga is Saturday. So, nag-advance na ako dahil in demand siya ang gulay dito sa aking tindahan. So, I decide na mamalengke ngayong Friday. Nako, mga kasari, mga kananay dyan. Ang haba ng pila dun sa aking pinuntang mga gulay-gulay. Buti na lang. Yung gulay na binibilhan ko, around dito lang siya sa aming lugar. So, malapit lang. Kasi dito sa aming lugar, bawal na maglabas-pasok. So, yun. Nakapamili ako. Malis ako 6 o'clock. Nakabalik kami mga 7:30 na siguro yun. Kasi ang haba ng pila. Nagulat ako. Kasi kung napanood nyo yung unang palingke day ko, talagang halos solo ko lang dun sa gulayan. Kasi tapos ngayon, nako, ang haba ng pila. Talaga naman, ang mga tao talaga gusto pang humaba ang buhay, kaya kain-kain din ng gulay. Ayun guys, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos pala, pag uwi ko, naligo na agad ako kasi para matanggal yung mga germs sa mga katawan ko. Kasi talagang ang daming tao doon, crowded. Ayos yun. Hindi na ako nag-picture-picture pa, nag-video-video pa kasi ang daming tao. Binilisan ko yung kilos ko. Talagang inuna ko ng kumuha kasi halos nagkakaubusan na rin ng mga gulay dun, kaya binilisan ko na yung pangunguha ko ng mga gulay. Ewan ko lang kung yung asawa ko nagpicture-picture siya, sabi ko kasi kahit picture lang okay na. Ayun nga, mamaya-maya ayusin ko lang yung mga paninda ko, tapos update ulit ako sa inyo. Ayan guys, ang aking mga nabiling gulay. Usually ang binibili ko lang gulay mga isa-isang kilo lang. Kasi nga, weekly lang yun na paninda dito sa subdivision namin. Ayun, wait lang guys, may nabili ha. Ay, meron akong costume. Ayun guys, naputol yung pagbibidyo ko, may bumili ng gulay. Kaya ayan, nahalo kay ube na yung aking mga gulay. Ayan nga, usually, tig isang kilo lang yung pinapamili ko every week. Pero ngayon, napadaming aking pamilya tulad nito kasi dinamihan ko na. Ayan yung kangkong ko, bumili na ako ng isang bundle. Tapos pechay, itong kamatis ko, bumili na rin ako ng kalabasa ng isang buo. Hindi naman ako madalas bumili niyan. Ayan, tapos sitaw. Yung kalamansi, dinamihan ko na kasi ang kalamansi daw is more in vitamin C. Kaya, dami siya dito. Buti guys, may nabilhan na akong itlog kasi wala na talaga. Dun sa gulayan ko may itlog kaya bumili na ako ng dalawang tray. Ang liit nga niya 210 yung tray. So, ibibenta ko siya ng 8 isa. Meron ako ang palaya dito. Upo, tuyo. Ayan, meron ako dito yan. Kompleto yan. Kanina nagbilihan na yung iba kaya nahalo kay ubi na siya. Tapos, naredy ko na rin yung aking timbangan dito. Para mas mabilis. Andito, nay, dito sabi lang yung gulay. Ayan, meron ako nabiling gulay. Guys, bisibisihan muna ako. Ayan, bili-bili kayo ng gulay dyan. Ayan, mamaya guys, update ulit ako ha. Hello guys, ito update ako ng aking mga gulay-gulay. Ayan, naayos ko na siya. Talagang naghanap pa ako ng mga layer-layer na tray. Tinanggal ko muna yung laman dyan. Ayan, ginamit ko muna. Sa baba, nandun yung patatas, upo, kalabasa, sayote, yung mabibigat. Itong aking kangkong, guys, ang dami nang bumili. Kanina, isang bundle to ngayon. Mga tatlong tali na lang. Tapos yung pechay, nandyan, tsaka repolyo. Pinagsama-sama ko na yung mga dahon-dahon. Tapos dito naman, dito yung mga talong. Nabili na rin itong talong. Ang dami ko itong talong kanina. Ngayon nabili na. Tapos yung ang palaya. Ito, okra. Hindi ko tinanggal sa plastic kasi mangingitim. Tapos yung sitaw. Yan. Meron din akong labas. Alam nyo ba, hindi naman ako bumibili talaga ng labros. Ngayon lang. Tapos ito, yan. Pinagsama-sama ko na yan dyan. Bawang, matis, itong kalamansi, sibuyas, yan. Tapos, ito naman, ayan, timbangan ko. Sabi ko, kasi usually, di ba tinitimbang ko na ngayon, sabi ko, timbang tayo kasi, para hindi, ano, kasi maramihan mamili sila. Ito naman, sinasama-sama ko naman yung siling pansigang, siling makopa, ayan, siling labuyo, may luya din. Nilabas ko na rin tuyo ko, ayan, nandyan na. Tapos, medyo mahal ang tuyo, kaya, ano to, 3-10, ayan, 3-10. Tapos, ito munggo. Mamaya, re-repacking ko siya. Ayan na, kanina. Ang dami namili ng gulay.
Tapos time check muna ako, 10:30 na, so ano naman ako, prepare naman ako ng aming lunch. Syempre, kailangan kumain ng gulay, so baka sinigang na lang ulit ang aming menu. Guys, inopen ko na rin ang aking gate para makapasok yung mga mamimili kasi nagsisikipan sila dun sa aking bintana. So sabi ko, pasok na lang kayo dito para makapamili din sila ng mga gusto nilang gulay. Ayan guys, ang mabenta ngayon guys, ay sunod-sunod sibuyas. Ayan guys, sunod-sunod na yung bumibili ng gulay, wala nang upuan yan. At saka yung kangkong. Nakatulong din yung pag-post ko dun sa aming homeowners group sa Facebook na kaya na-notify sila na mayroon akong gulay sa aking store. Kaya natuwa sila at marami daw akong gulay. Sabi ko, sige, hanggat may pagkakunan pa akong gulay, eh, mayroon akong maititinda dyan. Kasi nga, sharing is caring. Hello guys, I'm back, diba? Sabi ko sa'yo, update ko kayo sa aking mga gulay ganap na yung araw na to. Ayun guys, time check, 1 o'clock na, nakapag-lunch na kami. Siyempre, gulay ang aming menu, mga gulay-gulay. Ayun guys, napakasaya ko ngayong araw na to kasi bukod sa marami akong bentang mga gulay, eh, nakatulong pa ako sa aking mga homeowners, ka-homeowners dito sa aming subdivision. Natutuwa nga sila, sabi nila sa akin, wow, buti na lang may gulay ka, hindi kami mahihirapan na pumunta pa sa labasan kasi nga isang tao lang yung pinapalabas nila. Sabi ko, eh, sa panahon talaga ngayon, kailangan talaga tayo is sharing is caring, di ba po? Kaya masaya din ako, eh, nakakatulong din ako sa iba sa pamamagitan ng aking sari-sari store. Ayun guys, hanggang dito na lang muna at magkita-kita ulit tayo sa aking mga susunod na pang video. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Bye-bye.